Dahil bakasyon, nagkahawaan ng kuto ang ilang batang magkakalaro sa ilang probinsya. Sa Ginobatan, Albay, nagsagawa pa ng Aliskuto Project ang barangay para mapigilan ang pagdami nito. Nakatutok si Cedric Castillo. Kamot dito, suyo doon. Tila nagagalit na sa kanilang mga anit ang ilang bata sa isang barangay sa Lawag City, Ilocos Norte. Nagkandahawa-hawa na sila ng pangangati dahil sa kuto. Ang batang si Boy, hindi na nga raw makatulog sa sobrang kati. Kaya naman ang kanyang ina, todo shampoo sa kanyang ulo. Ganito rin ang problema ng mga bata sa Ginobatan, Albay. Hawa-hawa na rin ang magkakalaro dahil bakasyon. At para matigil ang pagdami ng kuto, nagsagawa ang barangay health workers ng Aliskuto Project kung saan binigyan ng anti-kuto shampoo ang mga bata. Isa lang ang pagkakaroon ng kuto sa mga uso tuwing taginit, lalo na sa mga bata. Uso rin ang sore eyes, bulutong, pigsa at tigdas, pati na ang sipon, ubo at lagnat. Ayon sa mga doktor, unang-unang pangontra sa mga sakit na yan ang mas madalas na pagligo. Yung paniniwala ng mga magulang na pagka inuubo, sinisipon, hindi na kailangan paliguan, we are trying to disseminate na may lagnat, may ubo, may sipon, they have to take a bath. Ayon sa PAGASA, konting tiis na lang at malapit nang matapos ang tag-init. Pero habang mainit pa ang panahon, tiyaking laging uminom ng maraming tubig at magsuot ng preskong damit. Iwasan ding lumabas sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.